And the heaven departed a scroll, when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bond man, and every free man, hid themselves in the dens, in the rocks of the mountains. Sabay-sabay tayo, dalawang verse, edi go. And said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of the Lord is come, and who shall be able to stand? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa salita niyo, Panginoon. Pray ng bawat isa. Gusto matuto, Panginoon, ay matuto sa inyong mga salita, especially medyo malalim, medyo kailangan tutok. Pray, tulungan niyo pang bawat sa mag-concentrate, Panginoon. Makadelate din po, Lord, sa mga judgment, Panginoon, sa mga tao. In the end times, Panginoon. We will lati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakapo na po. Okay, nag-aalisa na yung mga, ano? Umalis na? Ano ginagawa dyan? Na? Asa lubong? Ah, sige, upo na po. Napasok po ba sila? Sige. Okay, ang hirap, no? Kasi magkaanak na marami. Ikaw, Jeremy, gusto mga nagkaanak, makakulit. Alang ayaw mo na, di ba? So, mahirap talaga, pero... ganun. Sige, bigyan ko kayo ng... Ba't naging madaldal na si Joshua? Ano nangyari? Ha? Ha, nagtatanong lang. Ano yung tinatanong? Ano? Anong topic niyo dyan? Ha? Bayaan mo lang sila. Ano yan, Nay? Oh, pasok kung papasok, labas kung labas. Senior citizen. Oh, pasok, senior citizen. Mabilis, parang start na tayo. Yung mga to, parang hindi ligtas eh. Ligtas ba kayo? Gusto nyong i-reprobate ko kayo? Joke lang yun, ha? Pero ayun talaga, makakulit talaga yun eh. Okay, so focus dito. Flame, ha? Nakakailangan, ha? Mais rin, mais ang po. Okay. So anong nangyari dito? Nasa Revelation 6 na tayo. Tapos na yung mga umpisang mga nangyayari, di ba? Yung gera. Ano pa natapos? So, chapter 5. Mga famine, pestilence. Ah, dito pala yun. Yan, natapos na tayo dito. And then, syempre may kamatayan. At mga tao, hindi na ligtas. Saan pupunta? Nathan. Saan ka pupunta, Nathan? Yung mga hindi ligtas, saan pupunta? Yung pag maraming makulit, makulit tuloy. Yung maraming hindi naligtas, kasi hindi natin sinirang, kasi hindi tayo marunong, kulang tayo. Ano mangyayari sa kanila? Gusto mo bang pumunta sila sa impyerno, Nathan? No blame. Gusto mo pumunta sa impyerno? Eh, ibang tao, okay lang pumunta sa impyerno. Hanggat maaari, tama yun, hindi natin dapat... Kung kaya natin, kung may magagawa tayo, may magagawa ba tayo, Anel? Meron ko. Ano? Niligtas natin sila, sisira ng Bible. Yan. May magagawa tayo, pero magagawa ba natin yung kung mahina tayo? Hindi. Hindi, di ba? Baka nga sarili lang natin, di pa natin kayang buhatin eh. Di ba? Amen.
Ganun yun. Alam nyo ba ito? Titingnan ko kayo. Tapatin kayo mga bata. Alam nyo ba? Alam ko naman kung bakit kami nahihirapan sa inyo eh. Ganito yan. Makinig, makinig. Bakit may ibang bata makulit? Yung hindi nila kayang pigilan yung kulit nila. Ba't may mga ganun, no, Nad? Bagay ito, special kasi ito eh. Pero nakakaintindi ito eh. Diba? Nakakaintindi ka eh. Ligtas ka na ba? Oo. Oh. Masyadam ko yan, isang oras kami. Ala ko nga, hindi na kayo matapos eh. Ikaw, Aaron, ligtas ka na ba? Hindi pa. Kaya makulit eh. Eh si Angelo, ligtas na ba? Hindi pa. Si Inigo, ligtas na? Parang hindi. Kasi yung mga ligtas, interesado yung salita ng Diyos. Hindi naman tayo laging Bible, di ba? Pagkatapos ito, magkulitan na kayo doon. Yung mga to, uwi na. Lahat tayo, uwi na. Pwede ka nang gawin yung gusto mong gawin, di ba? RD, ayusin mo po mo. RD. Maayosan ko po, maayosan ko po. May sabihin ako sa inyong importante. Kaya yung ibang tao actually, mahirap kasi hindi na disiplina ng mga magulang. Alam nyo ba yon? Gusto nyo ba makita kayo ng ibang tao? Itong si Flame, tigas ng ulo nito. Siguro yung di sinasabihan to ng magulang niya. Gusto mo sabihan ng ganon? No, tuwa ka ba doon? Diba, hindi lang ikaw yung hinamak, pati magulang mo hinamak. Diba, nakakahiya yun, diba? Itong mga... Si ano? Bunso ka ba? Bunso? Panganay? Bunso ka, sabi mo eh. Ano ka? Pangalawa? Ilang magkakapatid? Diba kwento mo sa akin ah? Okay. So pag hindi ka na disiplina, lagi ka lang pinabayaan. Ang sabi sa Bible, a child left to himself cause it is mother's shame. Nakakahiya. Kasi hindi maayos. Kailangan lagi sigawan. Kailangan laging paluin. Diba? Nakakita na ba kayo ng ganyan? Kahit minsan, malalaki na yan. Nakakita na... Minsan, susama kayo sa kulungan eh. Gusto nyo sama kayo sa kulungan. Hindi sa loob ha, sa labas lang. Yung mga tao doon, nakakulong na. Hindi pa mga, ano, hindi pa mga tino. Isang taon ako nagtsaga dyan sa prison ministry. Hindi ko alam kung may pag-asa pa, hindi na eh. Siguro iba doon, may pag-asa pa. Pero malamang, parang wala na eh. Kasi kakausapin mo matino, kakausapin mo maayos. Yung utak parang ano na. Yung utak nyo ba maayos pa? Pakitingnan nga yung ano, tornilyo. Pakitingnan nyo kung maluwag. Ha? Tingnan nyo. So, tingnan nyo rin kasi pag hindi naayos yan, tuloy-tuloy na yan. Diba? Yung makulitan na yan. Ito si Angelo, sabi, mabait daw eh. Masarap ba yun kasaway din minsan? Ha? Eh kung masigawan ka, nakakatawa. Wala nang magsusumbong, pareho kayo eh. Ito si inyo, matagal na, napalabas na nga ito eh. So, anong nangyayari? Ito, pag-uusapan natin dito, alam nyo, pag-uusapan natin, judgment. Kung paano ang Diyos ay galit sa mga makasalanan. Galit! Hindi siya natutuwa. So nag-umpisa yan, mga bata pa lang, pinabayaan lang. Hindi nagtino. Kasi yung mga magulang, pasaway din eh. Paano sila magsasaway, di ba? Eh kung balikan nyo sila, ikaw nga tayo, nasigero ka nga eh, di ba? So, ginagawa ng mga mahinang tatay, magulang, anong gagawin nila? Ganyan na talaga yan. So, pag hindi na disiplina yung mga bata, tuloy-tuloy, anong mangyari? Pagtanda nun, magnanakaw, sinungaling,
Pasaway! Ano mangyayari? Makukulong. Sisirang buhay. May sirang buhay, pati buhay ng iba sisirain din. Ganun na nangyayari. Dito ay tumingin. Okay, ganun yun. May nakita na ba kayong ganun, mga tao? Ilan na? Hindi mabilang. Hindi na talaga mabilang. Gaano karami hindi mabilang? Nabibilang naman ba? Kasi may mga census-census tayo dyan. Pag binilang daw yung mga batang nakukulong, wala lang akong numbers dito sa harapan ko ngayon. Pero sabi nila, pag yung tatay hindi maayos, yung anak niyan, mga 4 hanggang 5 beses na maaring makulong. Madalas ay hindi, ganun. Kasi hindi nga, hindi nila kontrado yung sarili nila eh. Pag lumaki yan, hindi na kontrado yung sarili nila, magnanakaw, magugulpihan yan, ano pa, pag nagulpi, sasama ang loob, gagantihan na naman, papatayan na, nanakawan, ang gulo na, di ba? Kaya tinatanong ko lagi sa inyo, sabay-bay sapa pa magulo? Ha? Magulo ba doon? Sabi. Hindi ka naman taga doon eh. Madaming? Chismosa. Ayan, masama din yan. Kasi yung mga chismis, nakakasira yan eh. Ng ano, di ba? Hindi totoo. Or kahit minsan totoo. Alam niyo ba yung mga ito, yung mga mature, kaya nga tinuturuan namin kayo, di ba? Ako, for example, may alam akong masama kay Arnel, sasabihin ko ba yun? Sa pulpit pa, nakalive pa tayo. Di ba? Hindi tama yun. So kaya mga bata, utang na loob, kaya ang sabi ko sa inyo, makinig kayo, itong pag-uusapan natin, judgment ng Diyos sa tao. So ngayon, may pag-asa pa kayo, di ba? Sana. Kung marunong kayong makinig, may pag-asa pa kayo. Pag hindi na, wala na pag-asa. Tuloy-tuloy na yon. Parang nalaglag ka sa bangin. Ah! Wala ka ng kapitan kasi wala na eh. Wala na rin pakialam sa ibang tao. Eh, bahala siya. Ang kulit niya eh. Nakakita na ba yung ganun? Wala na pakialam sa inyo? Ang gobyerno natin, misa, wala na pakialam sa atin kasi titigas din ang ulo ng tao eh. Sana may pag-asa pa kayo, lalo itong mga ito, mabait itong iba dito eh. Huwag nyo damay ha. Okay? Huwag nyo nang hayaang banggitin ko lagi pangalan nyo kasi alam ko siguro nasaktan din kayo. Nasaktan ba kayo? O hindi na? Manhid na kayo. Mas masama yun. Okay? So, sige. So again, ang kasunduan lang natin mga bata ganito ha. Yung ayaw dito, wag dito. Okay? Pero welcome kayo dito kung gusto niyo makinig. Kasi ako, wala akong nakikita pag-asa sa inyo kundi salita ng Diyos. Yan naman napag-usapan natin last Thursday, 'di ba? Si Paul. So makinig ha. Okay. Dalawang paikulong nga. Maliit pa naman yan eh. So kayo ha, Yuri, si makinig lang. Okay? Kung di nyo gusto yung salita ng Diyos, huwag nang bumalik dito kahit kailan. Ganun lang kasimple yun, di ba? Pero hindi naman kayo ganun, di ba? Sabi nyo, ligtas nga kayo eh. Ligtas. Kung ligtas kayo, gusto nyo yung salita ng Diyos, di ba? Ayan. Okay, yan. Nagsaya muna naman ako. So ngayon, ito na makikita niyo mga bata, yung nangyari, gagawin ng Diyos, si Jesus mismo. So kung siya, liloloko-loko siya dyan ng mga iba, si Jesus, long hair. Loko-loko yung mga yan. Sila yung uhusga ng Diyos. At makikita natin isa-isa dito yon. Okay, so nasaan na ba tayo natapos dito? Ito. Tapos ito nga, sinasabi ko sa inyo kanina, dapat yung mga Kristiyano rin, matatapang din, alam nyo ba yun? At galit tayo sa kasalanan. Tingnan nyo dito ha. Sabi dito, and they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, dost thou not judge
and avenge our blood on them that dwell on the earth. Sa Tagalog, Lord, patayin nyo na sila. Yun ang sinasabi dito eh. Yung mga baklang preacher dyan na hindi totoong preacher, hindi lang sinasabi ito. Kaya mga tao, ala nila pag Bible eh, corny. Sobrang excitement to. Sino dito ang ano? Kanina, napanood namin yung Scout Ranger eh. Parang nabubuhayin ako eh. Actually, dati, nagganyan kasi ako. Ang gusto kong magsundalo eh. Kasi labanan yun eh. Bago maglabanan, training. Hindi pwedeng babakla-bakla ka dyan. Mahina ka. Wala kang tiwala. Sarili mo, sa instructor mo. Just get out. Ganun yun. Hindi ka bagay dito. Sa ministry, dapat ganun din eh. And dahil baklang preacher ngayon. Kaya mga tao, ganun din. Kaya bawasan natin. Amen? Amen. Sino matapang dito? Saan yung tapang nyo? Maayos. Mga lalaki. Hindi yung sa kalokohan kayo matapang, ha? Okay, naintindihan nyo ba? Yung mga banal na nasa langit na sabi, Lord, patayin mo na to. Pinatay kami yan eh. Nag-share lang kami ng gospel, pinatay kami. So, galitan Diyos. Kaya, nasabi dito, and white robes were given unto every one of them and said to them that thou should rest for a little. Sabi nyo, oh, sandali lang. Huwag kayong mag-alala. Mas matinding parusa ang gagawin ko dyan. Okay? So, kaya pag may kinakasa lang kayo, minsan nakasa ako sa inyo, pero sana hindi. So, yung mga maulit dito, Lord, parusaan nyo to. Isa, iniisip ko yun eh. Kasi yung iba gusto makinig eh. Yung iba, ang kulit. Okay? So, kung mag-stick kayo dito ng Sunday afternoon, makikita nyo kung gaano katindi yung judgment dito. Yung iba dyan, gusto na lang mamatay, hindi pa sila mamatay. Kasi talagang hirap na sila sa parusa ng Diyos sa kanila. Okay? Ito na yung sixth seal. Ito yung medyo gusto ka. So, may earthquake, great earthquake, nakaranas sa mga lindol. So, yung nakaranas ng lindol dito, yung hindi pa. Hindi pa nakaranas ng lindol. Hindi pa? Kailan ba lumindol? Ngayon, mga bata pa kasi. Natakot ba kayo? Natakot kayo? Ha? Mahina kasi. Kung nabuhay kayo sa panahon namin, noong 2000, ano ba yun? 1996 ba yun? 1990. Eh, pambira, gumagalaw yung lupa. Nakikita mo, gumaganyan, no? Yung mga sasakyan, gumaganyan, no? Pag hindi ka nagsisi talaga, ewan ko na lang. Sabi ng iba, punong-puno yung mga churches dun, eh. Pagkatapos, takot na takot, bata, pati mga lasinggero, huminto mo ng maglasing, eh. Ganon din po sa U.S., sa US, nung sila sinalakay, sumabog yung, ano, alam nyo ba yun? Hindi nyo pa alam yun eh. Pinasabog yung building nila, 911, September 11. Bira, punong-puno daw yung mga churches na hindi napupuno. Bira, hanggang labas, puno. Ang tatlong linggo, apat na linggo, punong-puno eh. Pagkatapos ng dalawang buwan, wala na rin. Bakit? Kasi ganun ang tao, daling makalimot. Pero, dyan yung danger. Ngayon, pag napalo kayo, ay, galit pala si tatay sa, ano, maingay, or, di ba? So, sandali kang magtitino, di ba? Ay, hindi, gusto kulit magkulit. Yung tatay mo naman, syempre, napagod din pamalo, di ba? So, kaya, maganda na, mga bata, ngayon, matuto tayo magtino kahit walang palo. Kasi pag hinintay mo yung palo, na talagang galit na galit, di ba? Ako, oh, ganun sa mga anak ko. Os, sisit-sitin mo lang muna yan eh. So, huwag kayo maingay ha. Ay, maingay na naman. Sabi ko, isa. Dalawa. Ayaw pa rin makinig. Bihira, siguro hinandaan na lang yung pet nila. Pambihira, paggalit na. Pah! Iyak yun, isang ano. Ang sakit mo ng mga malo to eh. Kanina ka pa sinasabihin eh. Diba? Ano mong naranasan nyo na yun ah? Pinapalo ba kayo Yuri? Sa ano? Pinapalo ka ba? Parang hindi eh. Sino na malo sa'yo?
Ha? Lola? Mahina yung lola. Dapat tatay eh. Oo nga. Yung tatay nyo daw, laging wala, di ba? Hmm. So kaya huwag nyo pahirapan yung nanay mo. Yung nanay nyo, minsan mahina yan eh. Matanda ni nanay mo, di ba? Kaya, yan. Kaya kayo, mag-aasawa kayo mga bata, mga lalaki. Siguraduhin nyo, samahan nyo yung asawa nyo yung babae. Kasi ba, mahina yan eh. Hindi takot yung mga anak nyo dyan. Anyway. So yan, so pag nagbinuhos na ng Diyos ang kanyang galit, ano mangyayari? Matinding-matindi yung parusa na yan. Okay? So yun na nga, naglindol. Hindi lang basta lindol, great earthquake. So yung huling earthquake dito, parang ang hina lang, gumanyan lang eh. Ay, sabi sa balita, lumindol. Wala yun. Ibig sabihin, hindi mo alam kung hindi mo na, ano, di ba? Hindi mo nabalitaan. And sun became black as sackcloth of hair. Umitim yung araw. Kailan ba umitim ang araw? Kahit eclipse, mayroon pa rin eh. And the moon became as blood. Nakakita na kayo maraming dugo. Bata kayo, nagluluto kayo, hindi. Hindi rin. So yung dugo, ay yung moon, nagkaroon ng parang dugo. So kaya inalin tulad ng iba sa eclipse, pwede naman ganun, pero hindi natin alam kasi ito, sinabi to from Old Testament pa, sign to ng coming ng Panginoon. So I believe ito ay kakaiba. Sabi pa rin, and the stars of heaven fell on the earth, yung mga bituin, nalaglag. Ipatay tayo lahat, di ba? Hindi, actually, ano to, mga shooting star to. Alam yung shooting star? Meteorite. So, ano mangyayari? Pag binagsakan ka ng meteorite, patay ka. Okay. So, nakakatakot na to. Hindi lang to palo. Hindi lang to sigaw ng Diyos. Pag hindi ka naligtas, tas hindi ka mamatay-matay. Kasi yung tapang-tapang mo, kulit mo. Mararanasan nyo to. Okay, gusto nyo maranasan to? Sino gusto maranasan to? Matapang. Maduduwag ka rin dito. Nasabi ko sa'yo. Ito na pala. 15. Ay, basa, ready, go. So alam nyo ba yung mga matatapang mayayabang na tao? Sino yan? Yung mga pinakamayabang? Ha? Yan ba yung mga matalino o hindi? Okay, so walang nang maingay. Walang maingay. Walang magasalita. Okay. So yung mga may mga katungkulan, mayaman, yung mayayabang yan eh. Kaya nga ako, sabi, lagi sinasabi sa'yo, mga bata pa, pag mayabang na, bata pa lang. Matindi yun. Kasi wala ka pang alam eh. Yabang mo na. Lalo na pag nagkaroon ka ng kung ano-ano dyan. May paril ka, di ba? Yabang mo yan, sigurado. So, pero ito yung mangyayari daw sa kanya. Pag dumating na yung paghahatol ng Diyos, ang yayabang nito magtatago. Naku, saan tayo magtatago? Kasi na yung tapang nito? Nawala na. At sabi pa dito, and said to the mountains and rocks, follow us. Sa Tagalog, gusto nilang mamatay. Ganon sila katakot. Napapanood kasi natin ngayon, mga cartoons lang eh, di ba? Pagtakot, ano nangyari? Di ba? Ganon-ganon lang, nainginig lang eh. Pero pag nakakita ka ng ano, ng takot na takot talaga, namumutla, kahit ano man yung ganon, namumutla sa takot. Sana makita ko sa inyo yun. Pag kayo talagang pinalo, yung galit na galit yung tatay niyong righteous na galit, talagang mamumutla ka nun eh, di ba? Yung basa niyo, parang di na alam yun eh. Yun ang problema minsan eh. Nga, si pastor nahihirapan eh.
Sabi diyan, fall and hide us from the face of him that seated on the throne. Sino yun? Ang Diyos. And from the wrath of the Lamb. So, galing na galing si Jesus sa mga loko-loko na to. At iba sa inyo, makakasama doon, sigurado ako. Yung iba sa inyo. Kasi yung gusto ko sabihin kanina dito, ay, alam nyo ba yung talagang kagagalitan ng Diyos? Nabanggit dito eh. Ang pinakagalit na galit ng Diyos, for example, wala ako sa anak ko. Well, Stephen, alam niya nang masama. Si Peter, alam niya nang masama. Okay, kilala niyo si Peter, medyo maliit. Stephen, pero sa kanino ako mas magagalit? Doon sa panganay o sa bunso? Onad. Kanino ako magagalit? Sa panganay o sa bunso? Kuna, sabi ko, huwag kayong magkakalat. Eh, nagkalat silang dalawa. Kanino ako mas magagalit? Sa panganay. Very good. Bakit? Kasi alam niya na yung tama, hindi pa niya ginawa, yung kapatid niya medyo talagang maliit pa, di ba? Kaya sabi ko sa inyo kayo mga bata, ngayon na pinapakinggan yung salita ng Diyos. Pag in-ignore nyo to, ang yabang nyo pa, sino yung mas papalusahan sa palagay nyo? Yung mga hindi masyado nakakinig ng salita ng Diyos o kayo? Lahat ng nakakinig ng salita ng Diyos. Tapos ang yabang mo pa. Ganun yun. At least nandito kayo, kung hindi na ipabalik, at least narinig nyo na. Amen? Sana bumalik kayo. Magpaka-humble kayo. Ganun lang yung mga bata. Pag nakita mo, mali ka. Mali pala ako. Salamat, Panginoon. Dahil pinagalitan ako sa church, sa bahay, hindi na ako pinapagalitan. Maggulo kami doon. Magbastos kami doon. Okay lang. Salamat sa church pala, sinasabi sa amin yung mali. Kung ano yung mali, tsaka yung tama. Winawarning nga kami, amen? Sabi dyan, for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Sa Tagalog, andito na! Ang paghahatol, sino makakatayo? Ibig sabihin, sino yung nagyayabang dyan? Kaya ko yan. Ah, dyan ka na Diyos. Kaya kita. Walang makakagano, sobrang takot niyan. Kasi pag naglilindulan na, andyan na yung mga paghatol ng Diyos, mamaya papakita pa yun dito. Kasi ito na pala, by the way, yung rapture and then yung day of the Lord, God's wrath. Okay? Ito na yung bubuhos yung wrath of God. Yung mga pinag-uusapan natin minsan sa gospel, ito na yun. So, hindi ako natakot dyan. Dami ko na nakitang pelikulang ganyan eh. Yung nga problema, hinahanda tayo, di ba, yung mga pelikula. Pag nakita yung pelikula, ito, kalaban alien, ito kalaban, ano, ito kalaban. Tapos, sabog, tapos. Eh, pelikula lang pala eh. Anong malaking pagkakaiba na sa pinag-usapan natin ngayon? Yung mga pelikula, pelikula lang yun, joke lang yun. Diba? Gawa-gawa lang naman kung sinong mga baklang director tsaka writer, diba? Yung Bible, totoo to, mangyayari to ron. Mangyayari ito. Hindi pwedeng baliwalain ito. Amen? Yabang-yabang pa ngayon, tingnan natin. Kaya sabi ko sa mga bata, kami, kung marami na ako nakitang ganyan, may yabang sa church, nawala lang. Ako, patuloy lang ako kasi takot ako sa Diyos eh. Amen. Alam ko, totoo ito. Mangyayari ito. Kaya may yabang, sige lang. Iba nga doon, sira ng buhay eh. Basta walang sisirain sa buhay ko eh. Ganun ba kayo? Kung bata kayo, may pag-asa kayo. Pwede nyo pakayusin yung buhay nyo. So, naka 30 minutes pa lang ako. Piling ko, naka 2 oras na ako eh. Intindihan nyo ba mga bata? Naniniwala ba kayo dito? Hindi. Hindi kayo maniniwala dito, wala na kayong pag-asa. Yun ang sasabi ko sa inyo. Wala nang ibang katotohanan kundi ito. Ang Diyos galit sa mali, sa kasalanan, tapos sabihin mo, hindi mangyayari ito. Ito ang pinaka-expected natin na mangyayari. Ang maganda naman ito, mabuti ang Diyos. Amen? Sinong ligtas na dito? Kita nyo? Sinong ligtas na?
Itong dalawa, hindi ligtas to eh. Hindi, ito si Inigo. Parang nagdududa ako talaga dito. Parang ano eh. Wala ka lang atang magawa sa bahay niyo eh, no? Hindi. Sige, baba niyo na, baba niyo na. Hindi butuan to, hindi butuan. Gusto ko lang malaman nyo, mag-isip-isip kayo. Okay, tuloy natin. Oras pa tayo. So ngayon, ito yung papatunayan natin na yung nangyari. Dumating ang Panginoon, rapture na rin. Okay, kasi nangyari sa verse, sa chapter 7. Ano ulit yung rapture? Gusto nyo bang maranasan yun? Paparanas ba ng Diyos sa inyo yun? Depende. Kung hindi ka ligtas, maranasin mo talaga yun. Pero kung ligtas ka, hindi mo maranasan yun. Bakit? Ano mangyayari before yun? Right before. Bago ibuhos yung galit ng Diyos, ano muna yung darating? Makikita natin dito. The chapter 7, sabi nyo, and after these things, I saw four angels standing the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor the sea, nor on the tree. So, nag-umpisa na yung galit ng Diyos, pero hindi pa todo. Hindi pa. Kasi in the space of 3.5 years, mangyayari yung talagang paparusahan. Okay? Ano ginagawa itong mga angel na to? Hindi ko alam, pero sinasabi dito, parang nagpipigil pa ang Diyos. Okay, hindi niya pa gustong ibuhos lahat. Kasi pag binuhos ng Diyos lahat, galit niya, sabog ang earth. Sabog lahat. At later, mangyayari yun, pero hindi pa nga ngayon. Okay? So, sabi niya, I saw another angel ascending from east, having the seal of the living God. Okay, ano ulit yung seal? Selyo. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. So ilan ang angels lahat? Lima na. So, yung apat ay, ano yung nila? Four winds of the earth. And yung isa, yung seal. Pero nagsalita yung may seal. Ang sabi, hurt not the earth, nor neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So, tandaan nyo ito ha. Ibubuwas ng Diyos ang galit niya, pero sandali lang daw, sandali. May gagawin muna siya. Lumabas na yung ayaw makinig. Lumabas na. Ayaw makinig. Gusto mo? O, tumayimik ka lang ha. Itong dalawa, nasiyaw na naman. Dapat may nag-ano dun na eh. So bago ibuhos, meron daw siyang seselyuhan. At ang tawag dyan, mga kanyang lingkod. Saan siya seselyuhan? Sa forehead. Alam niyo yung forehead? Sa noo, okay. So sino yung mga yun? Mga servant. Pag sinabi servant, matino ba yan o hindi? Depende. Kasi kung sino sinaserve niya, di ba? So pag naglilingkod sa Diyos, matino ba yan? Hindi. Maayos yan, di ba? Matino. Pag lingkod ng demonyo, loko-loko yun, okay? So ngayon, ano kayo? Lingkod kayo ng Diyos o lingkod kayo ng demonyo? Sana, ha? So, ito, tanda nyo to. Kasi itong number na to, importante to. Sabi ito, and I heard the number of them which were sealed. Okay, hindi ko alam paano sila sineselyo sa noo nila, ha? Hindi ko alam. They were sealed and 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Tandaan nyo ito kasi resurface ulit ito later. So ilan sila lahat? 144,000. Madami rin, di ba? Pero 144 divisible by 12 yan. Okay, 12 times 12 ilan? Okay. So 12,000 times 12. Nagyan ko lang ng 1,000 eh. 144,000. Okay. Tama ba sinabi ko? 12,000 times 12. Tama. Okay. So ngayon, sino daw itong mga sineliohan? Ito yung mga kabilang sa
tribes of Israel. So kung hindi pa kayo familiar dyan, ito yung mga dating piniling tao, yung mga children of Israel, naglilingkod sila sa Diyos. Dati ha. So ngayon, yung church na kasi yan. Pero dati pa kasi, mga I believe to yung mga patay na na nabuhay muli. Okay? So inisa-isa, dito matapos ng chapter na to, inisa-isa lang. Okay? Pero may mga mamasdan tayo dito, may mga kapansin tayo dito. Ilan ba ang children of Judah? Ilan ang children of Judah? Makinig, makinig. Ilan? 12 yung tribes. Okay, pero medyo may mahiwaga kasi dito kasi inalis si Joseph, pinalitan si pinalit si Ephraim saka si Manasseh. 13 na 'yon. Inalis ngayon si Levi. Okay? Para maging eksaktong 12. Pero dito iba yung listahan. Pansin niyo. Okay, so of the tribe of Judah, received 12,000. So si Judah isa rin yan sa original 12. The tribe of Reuben received 12,000, isa rin yan sa original 12. The tribe of God received 12,000. Isa rin yan sa original 12. The tribe of Asher, magbibilang ba kayo? 1, 2, 3, okay. The tribe of Asher, 4, received 12,000. The tribe of Naphtalim or Naphtali received 12,000. Nakilan na tayo? The tribe of Manasseh, received 12,000. 6. The tribe of Simeon, served 10,000. Pito. Ito yung mapansin natin dito ng kaiba. Binilang si Levi. Kasi si Levi, wala siya sa 12 tribes na nag-possess ng land as a tribe. Pero nag-exist sila. Ito yung nanggaling dito. Sa nanggaling si Moses, si Samuel. Sinong ilala nyo dyan? Si Aaron. Dito sila sa Levi. Tribe of Issachar. So sila yung bago ha. So, dapat may mawawala dyan. Issachar, ano niya siya, kabilang din. Zebulun, 12,000. Nadagdag si Joseph. Pansin niyo dito, may Manasseh na. So, bakit may may Joseph pa? I believe, sobra-sobra yung kabilang sa may Ephraim ba dito? Wala eh. So, maaaring pinagsama na yung Ephraim tsaka yung ibang Manasseh sa Joseph. Okay? So, kung hindi nyo alam, si Joseph, tatay ni Manasseh tsaka ni Ephraim. And Benjamin, 12,000. So, sino yung nawala? Dalawang tribe yung nawala, napalitan ng dalawa. Si Joseph tsaka si Levi. Sino yung nawala? Si Ephraim tsaka si Dan. Okay, so nabanggit natin ito nung binasa natin yung Judges. Judges stage pa lang, loko-loko na yung Dan. Okay? Kaya kayo, magkakapatid kayo. Yung isa-isa, kunwari, mayaman yung tatay nyo. Imagine nyo na lang, tatay nyo ako. Okay, lahat kayo, anak ko. Eh kasi yung isa sa inyo, loko-loko talaga. Talagang loko-loko eh. Hindi ako natutuwa. Tinakwil ko na. Intindi nun, di ba? Sa palagi mo, merong ano yung mamanahin yun? Wala na. So, ganun yan, mga bata, pag sobrang loko-loko niya, sana hindi. Yung tawanan, hindi nakakatawa yun. Uwi nyo, iyak kayo. Kasi, basta yun na, 12,144, napansilan natin, wala si Dan, wala si Ephraim, pero doon si Joseph. So, malamang si Ephraim is Joseph, and other of Manasseh. Wala si Dan, nasama si Levi. So, aral doon, pag loko-loko ka, hindi kayo makakabuo. Diba? Parang basketball team. O, sino yung mga magaling mag-dito? Mga taga San Mateo, magaling. O, bubuo tayo ng grupo, ha? Basketball, pambira, walang marunong. Huwag na. Wala na, hindi nakasali San Mateo. Walang kwenta, ha? So, yung ano, Dan, wala na, hindi na sila nakasali. Kasi yung 144,000 ito, mayroon silang gagampanang importante. So pag wala kang ano, wala kang saysay, wala kang alam, wala kang kwenta, wala ka, 'di ba? Out of the game ka. 'Di ba? Gusto niyo ba 'yon? Sino gusto yung ano, ay chepuera ka?
Sino yung gusto dito? Umalis na kayo. Kasi cheap po yun eh. So ayaw natin nun, di ba? Pero qualify mo yung sarili mo. Ano yung qualification nila? Makikita sa Revelation 11. Pero saka na yun. Ah, 14 pala. Sorry. So ito yung sabi nila. Sorry. Ito yung meron sa kanila. Sabi nila, and I beheld. So bukod dun sa 144,000, may nakita rin si John. Sabi niya dito, a great multitude which no man could number. Marami. Madaming tao. Nakita nila. Sabi dito, of all nation. So marami galing to. May mga Amerikano, may Chinese, may Indian, may Pilipino, may ano pa? Italiano, alam bang alam yung bansa? Koreano, Hapon, kahit saan. Pilipino, sabi ko na yun, di ba? So sino kaya itong mga taong to? Importante to. Yung kanina, Israel. Sira yan. Okay. So itong maraming tao na to, hindi mo mabilang, sari-saring bansa. Lahat ng kindreds, lahat ng tao, lahat ng lengguwahe. At saka sabi dito, they stand before the throne, before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So itong mga to ay pinagpala to. Ito yung nasa langit eh. Gusto sa langit? Lahat tayo gusto pero iba, hindi makapunta doon. Diba? Alam nyo na yan, sinero na siya sa inyo eh. And crowd with the light was saying, salvation to our God, which seated upon the throne, and upon unto the Lamb. So nagpupuri sila sa Diyos. Nagpupuri ba kayo sa Diyos? Opo. Paano yun? Sumba, manalangin. Okay. Paano kayo pupuri sa Diyos, Angelo? Baba niyo yung ano niyo. Paano kayo nagpupuri sa Diyos? Paano kayo nagpupuri sa Diyos? Manalangin, ano pa? Ano ba yung pagpapuri? Di ba, gusto natin matuwa sila, matuwa ang Diyos sa atin, di ba? So nakakatuwa ba yung ginagawa niyo sa Diyos? Hindi po. Yan, kasi kayo yun. Di ba? Pero may mga tao nagpupuri sa Diyos pag nasa church, nakikinig. Amen. Nakikinig, nag-aaral, hindi nang gugulo. Doon natutuwa ang Diyos. Pag magulo ka, ano ka? Ba't ka dito, di ba? So itong mga to, kasi nasa langit na nga eh. Diba? So talaga nautuwa ang Diyos sa kanila. So sana makasama kayo doon. So nagpupuri sila sa Diyos. Sa this time sila ay di ba sinabing umaawit, pero sabi nito, sumisigaw sila eh. O nagsasalita sila, salamat sa Panginoon, ang kaligtasan ay sa Diyos. Okay, tsaka doon sa Lamb. Sino yung Lamb? Si Jesus yung Lamb. Okay. And all the angels stoned round about the throne and all about the elders and the four beasts yung mga napag-aralan last time and fell before the throne in their faces and worshiped God. So bakit kaya sila sumasamba sa Diyos? Eh, bukod sa karapat-dapat ng Diyos, nakikita ko sa timing dito kasi nga huhusgahan na yung mga makasalanan. Amen. For example, ganito ha. Kunwari, makukulit kayo lahat. Sino ba kunwari? Ito mga nasa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kunwari, anak ko kayo lahat. Yung lima sa inyo, mabuti. Okay? Pero isa sa inyo, makulit. Talaga na magulo. So, anong gagawin ng tatay doon? Papaluin na yun. Kasi nakakasira na eh. Kunwari, naglilinis kayo, magkakapatid. Okay, sabi ng tatay, maglinis kayo ng bahay, pagdating ko, pag madumi to, hataw kayo, palo. Okay? Eh, parating ni si tata, yung isang kapatid nyo, naku, nagugulo pa. Ano mangyayari sa inyo? Matutuwa ba kayo doon? Asad na, asad. Nilinis ko na yan eh. Ngayon, darating na si tatay. Ano sasabihin ng matinong lima? Ha? Takot na rin sila, di ba? Pero, paluin mo na to. Itong kapatid naming makulit. Huwag tayo paluan eh. Diba? Yun ang mangyayari. Kaya, siguro kaya, ano, andun yung takot, diba? Andun yung takot sa Diyos. So, yung iba sa inyo, kaya yung walang takot sa Diyos, eh. Diba? Wala ba kayong takot sa Diyos?
Magkakaroon kayo ng takot sa Diyos, kaso pag yung iba huli na. Saka ka matakot pag papaluin ka na. Okay? Kaya yung mga matitino, alam nila. Salamat sa Diyos, naligtas tayo dito. Hindi tayo kasama dito sa papaluin niya. Kaya nagpupuri sila sa Diyos eh. Kasi alam nila. Pwede din tayo, pwede din mangyari sa atin to eh. Sino bang pipigil sa Diyos? Diba? Sino pipigil sa Diyos? Para parusahan to? Wala. Pero salamat sa Diyos, tayo naligtas. Hindi tayo kasama dito. Okay? Sabi ito, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. One of the elders answered, saying unto me, what are these which are they in white robes? And whence came they? So ito nagtatanong si John. Nakita niya yung multitude, nagtatanong, sino ba itong mga to? Kanina, sinabi ko na sa inyo, yung mga ligtas to. Okay? At paano natin nasabing ligtas to? Tsaka ito yung nanggaling sa rapture. Okay? Sa halip na maranasan nila yung galit ng Diyos, kinuha sila ngayon. Okay? Nakuha niyo ba ako na ito yung earth? Bubuhos ng Diyos yung kanyang galit dyan. And dyan din tayo, paano yun? Di ba nadamay tayo? Di ba? So, gagawin ng Diyos ngayon, kukunin niya tayo. Ang tawag natin dyan, rapture. Tawag dyan, pagliligtas ng kaluluwa, pati katawan. Okay? Kaya sabi dito, from whence came they? Sabi dito, and I said unto him, sir, thou knowest. And he said to me, ito na nga, sila yung nanggaling sa great tribulation. So, yung great tribulation, kung di tayo mamamatay before that, mararanasan natin yun. Pero bago dumating yung wrath of God, kukunin tayo ng Diyos. So napakalino ngayon na sinong mauna? Yung rapture o yung wrath? Siyempre yung rapture. Pero ano mauna? Yung tribulation o yung rapture? Nawala na iba. Ibig sabihin lang, mauna yung rapture. Okay? Hindi tayo hayaan ng Diyos na paparusahan tayo dito sa lupa. Pero yung tribulation, naranasan natin yun. Yun yung pagkakaiba sa turo na iba, no? Mahaba pa ba ito? Tapusin na rin natin. Okay? Therefore are they before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He that sitteth on the throne shall dwell among them. So ito yung good news. Yung ibang tao paparusahan, pero iba, makakasama nilang Diyos. Yun ang maganda dun. Sinong gusto yung kasama? Yung Diyos o yung mga kapwa niyo mga kulit? Eh, kaibigan ko yung makulit eh. Paano yan? Yung kaibigan ko, si Raulo, galit sa Diyos yung kaibigan ko, mayabang. Sino pipiliin mo? Diyos! Doon ka na sa Diyos, di ba? Pag makulit yan, bahala ka dyan. Ang kulit mo eh. Di ba? Huwag kang magpadamay doon. Kung matalino ka, intindi mo yung sinasabi ko. Okay? So kaya ito, okay, pinatay nyo kami, pero kasama kami ng Diyos ngayon. Kayo paparusahan dyan ngayon. Ano mangyayari sa inyo ngayon dyan? Amen? Sabi ito yung mga ligtas to, sabi dito. And they shall hunger no more. Sino na gutom na? Kanina, gutom ka. Kumain ka. Gutom ka na naman ngayon. Si Laika, mukhang gutom na naman. Okay lang yun. Pero di ba, ayaw nyo na gutom tayo, di ba? Kung pwede lang, lagi tayong busog. Sa lupa kasi, ganun. Normal yun sa ating katawan. Pero sabi dito, yung mga ligtas, they shall hunger no more, neither thirst anymore. Hindi ka na mauhaw, hindi ka na magutom. Yung mga to, laging gutom eh. Kinapos ba yung kanina, yung kanin? Ano nangyari? Hindi nilabas. Kasi kukuha kayo ng sakto lang. Neither shall the sun light on them, nor any heat. So, sino ayaw na mainit? Salamat nga, naka-ergon tayo, di ba? Ako, ayoko din yan eh. Pero pag naiwan ka dito, ay nako, sunog ka. Pero yung mga ligtas daw, ano, hindi na nila mararanasan yung init,
yung gutom, yung uhaw. For the lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all the tears from their eyes. So mamaya ulitin yan sa Revelation 20. Kasi sabi dito, masarap maligtas, amen? Salamat sa Diyos kung ligtas ka. Pero paano iba? Habang may panahon pa, iligtas natin sila, amen? Share natin para maligtas sila. Maligtas sila ng Panginoon, amen? Paano nyo gagawin yun? Gusto nyo bang gawin yun? Pag makulit ka, hindi ka nakikinig, di mo kayo, mahirap yun. Kaya inaaral yan, inaaral. Ako kayong tawa. Aralin nyo. Okay lang yan, kung naiintindihan nyo, okay yan. Okay? So, sarap maligtas eh. Pero kawawa yung iba. For the Lamb of God, sabi ko na yun, di ba? So, bakit masarap sa langit? Kasi ang Panginoon mismo yung mag-feed sa atin. So, sino nagpapakain sa inyo ngayon? Ha? Magulang, masarap bang pinapakain sa inyo? Di ba? Sarap, kakain ka na lang eh, di ba? Kanina, sarap pinakainain nyo, di ba? Eh, paano kung Panginoon magpapakain sa inyo? Sigurado, magaling siya magluto. Siya nga naggumawa niya lahat, di ba? Pag nagluto tayo, kahit masarap yung isda, masarap yung gulay, hindi masyadong magaling yung nagluto. Hindi ganun masarap eh. Eh, nag-create mismo ng mga yan, siya rin yung magluluto. Yung sinabi dito, pero siya yung magpapakain sa atin. Sarap doon, amen? And he shall lead them unto living fountains of water. Sasabihin niya later, yan yung magbibigay sa atin ng sabi doon, buhay na walang hanggan. So, sarap siguro noon. And God shall wipe away the tears from their eyes. So, sinong umiiyak dito pag may problema? Inabaha kayo? Umiiyak ba kayo? Dito! Sanay na kayo, eh, no? Eh, kung lumindol pa, nasunog yung paa nyo? Nasunog yung paa nyo? Nasunog ka? Tapang nitong mga to. Lagay nyo sa tama, hindi sa kalokohan. So, natapos natin yung 7. Pero medyo balikan natin yung later ulit. Sarap maligtas, amen? Amen. Kapag naiwan ka, amen. Iwan ka. Iba sa inyo, piling ko, hindi ligtas eh. Ang sunod-sunod lang. Iba sa inyo, gusto nang umuwi, di ba? Sige. Sino yung ligtas na dito? Sigurado. Pero pag ligtas, ligtas kayo lahat. Ha? Pag makulit, kulit din ha. O, sige, baba na, baba na. Yung makulit, huwag nyo, huwag nyo ibaba. Sino yung makulit? O, huwag nyo ibaba. Ayun po, si Lord. Sige, sige. Pagod na ako. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong mga nakita namin, Panginoon. Bagamat judgment na nakita namin. Mga Panginoon, dahil mga bata ito, mga Panginoon, nawa. At least mamaya, maalala nila ang inyong galit. And doon sa mga di maliligtas, Panginoon, kawaan nyo po, Lord, sila. Ganun din po yung mga hindi maliligtas. Kawaan nyo, Lord, sila kung di talaga, Panginoon. At least makita namin mga ligtas. Magpuri kami sa inyo, Panginoon, dahil sa kaligtasan ginawa nyo sa amin. So, we pray na layo-layo pa ang aming tatakbuhin. Hindi pa kayo darating kami po kawa nyo, Panginoon, especially mga hindi paligtas, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.